Hinihintay sa ngayon ng Filipino community sa Turkey ang update matapos ang mapabalitang isang ipinahayag na Pinay na nakapag-asawa ng Turkish national na nakatira sa ngayon sa Hatay, isang probinsya sa nasabing bansa, ang pinaghahanap matapos na matabunan ng mga debris ng mga gumuhong gusali kasunod ng pagyanig. Sa panyam ng Bombo Radio, kay Bombo International News Correspondent Melchor Sapalaran, direkta sa Istanbul, bineverify pa nila ang nasabing report. Nagpapasalamat si Sapalaran na binibilang sila ng presidente ng Filipino community sa Turkey at wala nang nasa tano na missing maliban na lang sa report. Ayon kay Sapalaran, sa ngayon, patuloy ang rescue operations na tinitingnan na magtatagal ng isang linggo hanggang isang buwan. Ayon dito, may mga tao na galing sa ibang probinsya sa nasabing bansa ang dumayo pa sa Istanbul upang tumulong sa rescue operations. Sa ngayon, mahigit 5,000 at still counting pa ang mga naitalang namatay, samantala mahigit sa 2,000 naman ang mga injured at still counting din dahil sa malakas na lindol. Mahigit din sa 2,000 mga old buildings at mga kabahayan ang gumuho dahil sa pagyanig. Ayon kay Sapalaran, sa personal nitong pananaw, ang mga taong namatay ay hindi namatay dahil sa paglindol, kundi sa dilapidated buildings at mga bahay na tinitirhan ng mga ito. It's not the earthquake that killed them, it's the house, the old houses and the buildings that killed them. Yes sir, it was almost all dilapidated, dapat gigibain na, and very old and kulang sa kabilya, alam mo dito. They are only making it bricks, tapos... patong-patong lang, and siminto, patong-patong siminto. That's why totally devastated and total wreckage. Ayon dito, nakakadurog ng puso ang makikitang nakasurvive ang mga bata. Ngunit, namatay naman ang mga magulang nito kasunod ng paglindol. Patuloy sa ngayon ang panawagan ng gobyerno ng Turkey sa ibang bansa na tulungan sila sa rescue and retrieval operations. Patuloy din ang pagdating ng mga tulong mula sa ibang bansa at wala namang ulat na kinukulang ang mga ito ng kanilang pangangailangan kagaya ng pagkain, gamot at iba pa. Pinagdadarasal ng mga Filipino sa Turkey na walang masamang mangyayari sa sinasabing Pinay na natabunan ng debris ng gusaling gumuho sa Hatay, Turkey. Nagpapasalamat naman si Sapalaran na ito at ang kanilang pamilya ay hindi naapektuhan ng malakas na lindol. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Bacolod. Ito si Bombo Glory Faith Alshario para sa Bombo Network News, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!